Hi guys, ako nga pala si Feitan, isa akong scholar ng Argo. At ang ginagamit kong team ay plant double bug. Nandito ako para ituro ang na-discover kong strat kapag may beast ng kalaban, which is counter ng lineup natin. At tinatawag ko itong last stand strat. Malalaman nyo mamaya kung bakit last stand strat ang tawag ko dito. Sa strat na ito, kailangan alam natin ang damage ng axis natin. Kaya meron akong hinandang table ng mga damage sa iba't ibang classes para magawa natin ng maayos ang last stand strat. Sa table na to, hindi ko lang sure yung damage ng Paki kapag walang combo. Pero mukhang malapit naman yung damage, kaya magagamit pa rin natin. Ngayong alam na natin yung damage ng mga axis natin, meron akong hinandang replays kung saan nagawa ko ng maayos ang strat. At sa mga replays na to, ipapaliwanag ko kung bakit ayon ang mga desisyon na nagawa ko. Sa unang replay, meron tayong kalaban na BBP o Beast Bird at plan. Sa first round, titira ko lang yung dalawang parasite para matanggalan ko siya ng cards. Hindi ko sinama yung Paki ko kasi pangpapatay ko siya dito sa beast niya. Maset up ako para dito sa beast niya. Ayos lang naman nakawan ako ng energy at mag-gain siya ng energy kung wala naman siyang cards. Ginamit ko lang ulit yung dalawa kong parasite para maubusan siya ng cards. Okay lang ulit kahit mag-gain siya ng energy kung wala naman siyang cards. Sa round na to, gumamit lang ako ng pincer at saka ng sandals para mabawasan itong plant. Pero nag-protect pa rin siya na malik. Dapat kanina pa lang binuhos niya na yung pang damage na cards niya sa akin para mapatay itong front bug ko. Kasi madi-discard ko lang din naman yung mga cards niya. Dapat binato niya na lang since marami naman siyang energy. Ngayon, dahil alam kong wala ng cards tong plant niya kasi kanina pa siya tira ng tira dyan. At alam ko na rin nakapag-ipon na siya ng cards sa dalawa niyang damage axis. Hindi ko na ilalaban yan at wala na rin naman akong cards dyan. Kaya ang tira ko dito, isang pincer at isang scarab para mag-last stand to. Kasi alam na natin yung damage ng mga axis natin. Ayan, kaya ko siya tinawag na last stand strat kasi ang balak natin palagi pag last stand ang nasa harapan ng beast. Ayun lang ang natin strat natin dyan. Paglast na rin yung nasa harap ng beast. Kaya tinira ko dalawang Bidens, dalawang Poke, tas dalawang anesthetic kung sakaling tumira man silang dalawa. Hindi mamamatay yung bug ko. Tas meron pa akong card sa aking plan. Dito, tumira ko ng surprise kasi hindi ko pa nakikita yung twist treaty niya na nagagamit.
kaya may chance ang umikot yung restrict niya next round. Dito sa round na to, dito ako mali. Dapat kung may damage cards na kayo, huwag niyo nang tipirin yung kalaban niyo. Kasi baka matalo pa kayo. Antik pa ako matalo dito kasi tino damage cards ko lang siya. Tapos magki-crit pa siya ngayong round. Kaya dapat kapag alam niyo mamamatay niyo ang kalaban, huwag na kayo mag-undercook. Kasi kadalasan doon tayo natatalo. Yan. Nanalo tayo dyan. Proceed tayo sa next game. Kalaban naman natin ngayon ay ABP. Sa first round, tinira ko lang lahat ng cards ko sa front line para maprotektahan siya sa aqua, kasi pwede niya umatrigger cards dyan eh. Tapos discard din para wala siyang cards next round. Tapos dito naman nag spicy surprise, tapos nag sandals lang ako para makadamage ako sa plant niya. Tapos nag spicy surprise na din ako pala ako para hindi niya ako maagawan next round. Hindi ko in-expect na ititira niya na yung beast niya dito, kaya nanoturn yung bug ko. Tapos yan, nag spicy surprise lang ako para hindi niya ako manakawan. Tapos nag draw cards lang siya. Tapos tumira lang ako ng tinira ko lang tong binalyo ko na tong mid lane ko. Tinira ko yung isang anesthetic para kung di siya magburst ng round 4, pwede ako mag anesthetic bait next round. Is magkikrit pa yan eh. Oh, boy, sana siya dun eh. Tapos yan, dalawang bidens para tumagos yung damage ng bug ko. Pero tumira na yung aqua niya, kaya nasayang yung bidens natin. Tapos isang damage lang papasok, tapos hindi niya pa ako mababawasan. Tapos dito sa round 6, nilaban ko yung bug ko dito. 154 shield. Tapos nag all in siya. Dito ang mali niya, nagdalawang ivory pa siya. Dapat nag isang nut na siya para sure kill yung bug ko. Pero for energy naman din siya next round, gawa nag siya tail slap siya dito. Kaya yun, nag under commit pa siya, yun yung mali niya. Kung nag nut siya, patay ako eh. Tapos yun, press na kami mag 1 card next round. Yan, spicy surprise ginamit ko para mag-last stand yung aqua niya. Kasi nga 'di ba yung strat natin, last stand strat. Hindi ko ginamit yung poke ko kahit alam kong mamamatay na siya diyan sa sugar rush. Yan. Last stand. Tapos ikot na yung isa kong biding. Yan. Tapos yun. Ang mali niya naman dito ulit, hindi agad siya nag-burst ng plant niya. Ay, ng plant. Ng beast niya. Sana tinira niya na yung dalawa niyang nutcrack, pati single combat. Kasi may chance na mabuhay pa siya dyan eh. Sa 60 shield. Tapos manantas next round, patay na ako. Wala, hindi niya ginawa yun. Kala niya siguro din ako titira this round. Kaya yun, GG. Dito naman, kalaban natin, ABP. Pero yung aqua niya yung nasa likod. Ang ititira ko dito, mag-all in ako dito lahat. Yan, mag-all in ako lahat dyan. Tinira ko na rin yung spicy surprise ko para
Hindi masayang yung energy ko, gawa mo babasag lang din o kaya pwedeng manakaw nito. Tapos pwede rin ako mag-skip next round, gawa hindi niya ako mananakawan. Yan, binabalyo ko lang palagi yung frontline ko kasi siya yung mamamatay agad. Masasakit yung ano niya, mga Axie niya sa likod ng plant niya. Tapos yan, diniscard ko lang siya, hindi ako nagpoki. Gawa, sesetupan ko tong beast niya. Ito, yung mga bag ko talaga pinapapatay ko ng frontline, hindi yung likod. Yun. Tira ko lang isang pincer tas isang anesthetic bait para kung sakaling mag-burst aqua niya. Isa lang yung papasok kasi alam kong 2 energy lang siya. Tas tinira ko yung ano ko. Isang anesthetic bait ko para pwede pa ako mag-anesthetic bait next round. Tapos ngayon, yan, gusto ko nang patayin yung ano niya, yung plant niya, gamit yung zigzag, pati yung anesthetic bait. Eh, nag-shields up pa siya, kaya yun, hindi ko pa mapapatay yung ano niya. Hindi rin siya makakapag-draw, kaya goods lang. Kaso wala ko anesthetic next round. Pero ang kagandahan dun sa ginawa niya, naisip ko na wala ng cards yung ano niya, wala ng cards yung plant niya, kaya hindi niya na ititira yung plant niya. Gawa nung early rounds plant lang tinitira niya, 'di ba? Onti lang yung sa beast, pati sa kahit sa aqua wala siyang tinira ni isa. Kaya hindi ko na sinugal yung isang parasite sa ano sa bag ko. Mali pa combo niya diyan. At hinuli niya yung yung Star Shuriken. Ayan. Tapos itanggal isang bar. Bidens para itanggal isang bar. Tapos ngayon, ay na-combo na ulit. Pampatay ng beast. Nag-drop pa nga yung plant niya dun Pop. Tapos dito, alam kong 5 energy siya kaya mag-shield sa pa kung di ko tinira yung sugar rush kasi onti lang yung shield nun. Tapos tinira ko yung dalawang bindings. Di ko tinira ko siya para makapag shield sa pa ko next round. Yan. Mag-heal pa ako dyan. Tapos shields up lang ulit. Tas dito magdadalawang dadalawang spicy surprise para ma-sure kill ko yung niya, yung aqua niya, para kung mamatay man ako dito para kung mag-last stand man ako, mapapatay ko yung aqua niya. Hindi ko tinira yung zigzag kasi onti lang damage nun Yan. Dito naswerte ako dito sa bunot Lumabas isang zigzag tas dalawang bindings kaya makakapag shield malala ako. Yun. GG. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan niyo yung vid na ito, huwag niyo kakalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe. Paring na rin ang notification bell. Hanggang sa muli, bye-bye!